Yun mga kabani, welcome back to my channel. Magandang umaga ulit mga kabani. Mga kabani, ito na yung part 3, no? Pinutol ko yung unang video kasi medyo mahaba na yung ating time. Ang gagawin naman natin ngayon mga kabani, yung sabi ko nga sa part 2 na video ko, yung pamamaraan ko sa pagdi-disinfect sa kulungan mga kabani. Bakit mga kabani? Para maiwasan natin yung sinasabing mites mga kabani. Yun, kunting sharing lang. May dinala yung aking kaibigan dito para ipapa-stud niya sa ating back mga kabani, no? Pa-breed niya mga kabani. So, dahil kaibigan natin, hindi naman natin yung kahit matanggihan kasi kaibigan natin. Tapos, isa pa, gusto niya rin mag-alaga, gusto niya ma-experience yun. So, lahat ng mga pamamaraan ko, ini-share ko na sa kanya, nag-usap kami dito. Sharing lang mga kabani, yung dinala niya dito sa akin. Nabili niya doon sa hindi ko alam kung saan. No. Mayroon na siyang nag-uumpisa na to, yung sinasabi nating mites mga kabani. So napakalaking problema na nakita ko diyan kasi yun nga wala na tayo dito pero nadalhan tayo niyan. Dahil kaibigan, hindi natin natanggihan. Nak pabrin niya sa atin. So ang ginawa ko na lang mga kabani, pinabili ko siya ng Invermic, ininjikan ko siya. So 5 days yung observation natin mga kabani. 3 to 5 days. 0.2 lang yan mga kabani, yun yung ininjek ko. So yung lahat na nandito mga kabani, although medyo malayo siya, hindi ko naman isiniparit kasi yung doon sa kabila may laman na rin yun mga breeders. So dito na lang dahil may bakante, dahil yung mga breeder ko din na nasabi ko before na naibinta ko, so doon ko na lang siya inilagay. Although mayroon tayong 4 box na box na ang layo, pero hindi pa rin tayo tinatawag na magsabay nito maging comfortable. So lahat na lang sila mga kabani, ininjikan ko na lang para iwas na lahat mga kabani, no? So, yun mga kabani, ang gagawin ko, magdi-disinfect tayo doon sa first na kung saan na ilagay yung ating infected na dough, no? So, yun, share ko lang yung ito yung gagawin natin mga ano mga kabani. So, yun. So, yun mga kabani, ito yung aking torch mga kabani. Torch mga kabani na gagawin natin, sunugin natin dyan, yun yung gawin natin, no? So binibilad ko muna para kahit pa paano madali lang siyang masunog. Yun mga kabani, so yan lahat sila na inject, ininjectan ko na yan mga kabani kasi iwas ako sa mga yan, nandito siya mga kabani. Kung makikita mo yung uli niya, so yan mga kabani, kung makikita mo yung ulo niya tsaka yung salikuran niya, medyo nakakalbo na. So yun, 1, 2, 3. So yan mga kabani, makikita mo, no? Medyo kumakalmot-kalmot sila mga kabani. Ibig sabihin yan, dahil na-injikan yun, yung mga nandun, maaring lilipat. Yun nga yung sabi ko, kailangan isi-separate nyo sila, maari ilayo nyo sila sa mga kasamahan nila. Wala akong ibang mapaglagyan mga kabani kasi hindi ko nakapag-prepare. Dahil kung sa akin lang yung nagkasakit, prepare ko muna yung paglilipatan bago ko mag-inject. Pero dinala na yan dito na mayroong ganyan. So, biglaan. No choice tayo mga kabani. So, yun mga kabani. Hindi na tayo nakapag-prepare mga kabani. No? So, yun. Ang gagawin ko ngayon, susunugin ko muna yun. So, dyan muna kayo. Okay?
Ito yung bako ba ni? Yung breeder bako. Yan. Yung 4 boxes na yan, isasanitize natin. Lipat natin to. Tapos dito na naman. Katapos nyan, balik naman natin sila. Pero bago ko sila ibabalik mga kabani, mag-spray muna tayo. Pero siguro yun, hindi ko na mapakita mga kabani, no? Kasi meron din tayong ibang trabaho pa. Pero yun yung next mga kabani, kung nakita yung spray, yun. Ang ginagamit ko, serum mite at saka wash out. Yun lang mga kabani, pagkatapos mong sunugin. Okay. Mga kabani, kung wala naman kayong ganito mga kabani, pwede rin naman dyaryo o dahon ng saging. Pwede rin yun, yung mga dry na, tsaka yung dahon ng new dyaryo kung wala kayo.
So yun mga kabani, ililipat ko na itong apat dito doon sa apat na naman. At saka ito naman yung next nating target mga kabani. I-disinfect sa kasi masyado nang marami kasi kapanganak naman sila eh. Yung mga anak nila mga kabani, yung share ko na naibinta na yung mga kabani. May bago na naman tayong November 3. Ano na tayo? Saka 4. Itong dalawa, itong isa, ngayon na naman to. Yan naman yung bukas. Kaya para yung panganganak nila, panibago na naman yung gagawin mga kabani. No? Yun lang yung ginagawa ko mga kabani. So, pagpatuloy natin yan. Hanggang doon na. So, yun lang mga kabani. Kunting sharing lang yun mga kabani sa pamamaraan ng aking pag alaga dito ng mga rabbit mga kabani. Kung paano ko mini-maintain yung kanilang kalinisan mga kabani. Yung para iwas tayo dun sa mga mites mga kabani. At mga kabani, hindi reason bakit ang disinfect ako dahil mayroong lagay na may infected mga kabani, kundi schedule talaga na month na yun mga kabani. Sabi ko nga every 2 months ako nag-disinfect. 1 month yung preparation sa panganak, 1 month yung separation sa mga kids. So yun mga kabani, 2 months. Okay. Hago na naman ako mag tulad yan, nagpapa-stud. So yun mga kabani, kunting sharing lang no. Sana mayroon kayo namang kunting natutunan sa akin ginawang video mga kabani. At salamat sa palagi nyong pagsasubscribe no? Sa palaging sumubaybay sa akin mga dinadalubi mga kabani. Lahat na isinishare ko, yun yung aking pamamaraan, yun yung subok ko na kung saan balik na naman tayo ha, kung saan na nakita ko na maganda yung pamamaraan ito na ginagamit ko, kasi wala tayong nararanasan ng mga problema sa ating mga alagang rabbit na siyang bisit na mga sakit na dumadapo no. Super mga kabani, simula nung ginawa ko itong pamamaraan, wala na akong na-encounter na mga ganyan no? So yun ginagawa ko para naman yung mga baguhan pa na mga kaibigan natin na mga nagbibre, mayroon silang idea, matutulungan natin sila mga kabani no. Dahil napakarami talagang nakikita ko na problema pala sa mga alagang rabbit kung saan hindi ko naman na experience yun. At saka hindi ko alam na may ganun para mga nangyayari sa ating alaga. Yun na nasasabi ko na itong pamamaraan ko ay subok na subok sa pamamaraan ito na pag-aalaga ng mga rabbit mga kabani. No? Yun mga kabani, next naman nating video. Ilagay ko lang ipopost sa inyo. So bye-bye nyo lang mga kabani. Subscribe, yung mag-notification bell, huwag kalimutan. Pati na rin yung pag-like mga kabani para patuloy tayong mag-upload ng mga video para sa inyo no. Huwag kalimutan mag-comment mga kabani kung ano man yung mga kailangan nyo pang itanong no. Sasagutin natin yan mga kabani sa pamamagitan ng pag-video ko para dire-diritsahan na mga kabani no. Yun mga kabani, kung ano man yung mga kasagutan na hindi ko pa na sabi sa mga problema at gusto nyong marinig o malaman, mag-comment na mga kabani. No? Yun lang mga kabani. Maraming salamat. Once again, ito si Kuya M na nagsasabing mag-research ka ng maigi para sa ikabubuti mga kabani. Muli, huwag kalimutan mag-subscribe at magla-like mga kabani. Maraming salamat. I-share na lang natin dun sa mga baguhan para kahit pa paano makakatulong din tayo mga kabani. Salamat po.